Kana darama basa naja chakata paha. Yeah, hello world. Hello, good morning everybody. Andito po tayo sa harap ng statwa ni King Sejong. O ang Korean term, tinatawag nila siyang Dewang Sejong. Yan siya. Siya si Dewang Sejong. Pang fourth na hari siya nung Joseon Dynasty. Siya ay anak ng isang hari rin na si Tejong, King Tejong. Tapos, alam nyo ba na siya kasi sa time niya, siya yung unique ang story kasi hindi naman siya ang crown prince. Ang crown prince ay yung first son. Kaso, yung first son na siya na-dismiss. Hindi ko na di-discuss kung bakit. Tapos, yung second son naging monk. So, hindi rin siya pwede. So, in favor of King Sejong, siya ang naging fourth na hari, ang tagapagmana ng trono ni King Tejong. Siya yan. Ang haring to, famous siya dito sa Korea dahil marami siyang nagawa sa science, technology, at agriculture lalo pa ng Korea. Pero tingnan nyo to. Meron ako dito. May pera dito sa Korea na siya ang tao. Siya yung tao dito. Dahil sa greatness niya, kaya siya tinawag na King Sejong the Great. Dahil alam nyo ba, ang number one na kinikredit sa kanya ay yung paggawa niya ng alphabets nila, yung Korean alphabet or ang tinatawag nilang Hangul. Kasi noong unang panahon, ang gamit nilang lengguahe ay lengguahe ng Chinese. So, yon. Pero naisip niya, mahirap mag-aral yung mga lower classes noon. So, hindi nila matutunan ng maayos. Tsaka mas mahirap yung lengguahe ng Chinese na aralin. So, ngayon nag-isip siya. Kasama niya yung mga linguist. Yes. Linguist ba ang tawag doon? Pero yun, basta mga katropa niya. Yan. So, nung nag-aral sila, so, according to stories, siya yung gumawa ng alphabets nila. So, nung ginawa na niya yun, in order na niya na ituro sa mga mamamayan, lalo na yung mga ordinary citizens na hindi na kailangang pumunta sa paaralan para matuto sa lengguahe. So, yun, nung time niya, yun na lumabas ang Hangul na gusto niya may pagkakakilanlan sa kanilang lengguahe at sa kanilang bansa. So, until now, nagagamit siya, o, diba? At ang Korean language or Hangul ay nasa top 5 na unique languages sa universe. Tapos, alam nyo, ang gustong-gusto ko pa sa kanya, nag-focus siya sa agriculture. So, binigyan niya ng projects ang agriculture nila dito. Yan. In fact, may kwan pa nga siya eh. May libro siya about agriculture. So, yun. As support sa mga farmers dahil love na love talaga niya sila. O, diba? Makabayan siya, makatao siya. Kaya, King Sejong the Great. And marami pa. So, mamaya, bababa tayo. May museum siya. Yes. Diyan sa estatuang niya yan. May museum dyan sa baba, underground. At titignan natin yung history ng yung ruling time ni King Sejong noong panahon niya. So, guys, bababa tayo. Abangan nyo yung mga information, detailed information na susunod dito.